Okay guys, oops, lowbat indicator yari, lagot. Ako naman guys, unexpected. Okay, so anong gagawin mo kung ganito yung nangyari guys sa motor mo? Okay, so pasalamat pa rin sa mga blessings guys, kasi hindi pa naman huli ang lahat. Okay, so indicator yan guys na yung battery is low bat at kailangan mong i-charge or pandarin. Kapag hindi ito nag-charge guys within the day or in a certain time na ginamit mo siya, ibig sabihin battery mo, capacity niya, yung power niya is may problema, kailangan nang i-replace. So yun guys, yung isa sa mga check natin, lalo na sa mga ganitong motor, wala tong kickstart guys. Yun yung downside nito. Kaya laging chine-check ang battery every time na mag-ride, especially sa mga malayong rides, kasi mahirap guys humanap ng bilihan ng mga battery ng motor. Okay, so yes, ito guys, pupunta tayo ngayon sa gasolinahan at first of the year, start ng year 2021, February na guys. Napakaraming nangyari in the past months. Busy tayo sa work, sa family, and everything. So, ito guys, first vlog na naman natin to of the year 2021. Kaya, guys, let's start the year positive, syempre. Okay? So, eto guys, nakalagay sa manual, kung may lumabas na ganitong indicator, either, ayun nga, sabi ko kanina, low bat yan, kailangan mong i-charge, pandarin mo lang. Pag hindi nawala yung indicator, ibig sabihin, replacement na. So, eto guys, sinusubukan natin ngayon. Tignan natin siya after natin magpagas. Kailangan patay natin yung engine later. So, positive result naman tayo dito kasi mag 5 months pa lang sa atin si ADV. So, isa rin to guys sa mga review. Hindi na ako nag in-depth review sa motor. Marami nang gumawa nun guys. At hindi na yun sa vlog natin. So, ang binablog lang natin dito is yung hobby natin, yung mga basic na nangyayari sa pagmumotor, pag mga masyal, pagbili ng mga gadgets, and everything. Okay? So, okay ba yan? Okay ba yan sa motor? Okay ba yan sa'yo? Yun guys, yung mga pag-usapan natin. So, yan. Dito na tayo. Tayo sa Clean Fuel. Hashtag. Shoutout sa Clean Fuel, guys. Dito ako lagi nagpapagas. Even sa sasakyan. Dito rin ako kasi mura. Mura yung gasolina nila. At okay siya. Walang hangin, walang halong tubig. Kasi kitang-kita mo naman guys. Try nyo bumaba sa sakyan nyo o sa motor nyo at tignan nyo yung labasan ng gas. Kung yan is hangin, medyo malakas yung flow niya. Pero kapag dahan-dahan lang guys, saktong kargahan nyo. Digit yun. So ate, pa-full tank naman. 95. 95 octane tayo guys para magandang hatak. So, ayan guys. Kumataas yung octane, ibig sabihin yung burn. Hindi ko na to i-discuss guys. Hindi ako gaano marunong sa science. Pero, the higher the octane, yan, the combustion, mas malakas yung, mas mabilis yung combustion. So,
mas malakas yung makina, mabilis yung pag-burn, mas malakas yung buga ng makina. So, yan guys, yung quick info or yun lang, share ko lang. So, yan guys, sinicheck ko kung may hangin ba yung laman nung kinakarga ni ate. Hindi naman guys, kaya saludo ako sa Clean Q, clean na clean. Hindi to sponsored guys. Disclaimer. Ayan te. Okay. Yo. Yeah. Okay na yan te. Thank you. Thank you, thank you. Bayad mo na tayo. Omnimulit, makalimutan ko. Yun. Basta natin ng card. Bigay natin kay ate. Sayo ng points. Thank you, te. Thank you. So, and guys, full tank pala. Medyo may laman pa to guys. 200 plus lang siya. So, ayan. Ayan guys, nawala na yung indicator na lowbat na siya. So, yan guys pala. Kinabitan ko na siya ng crash guard. Ayan siya guys. Medyo iba yung kulay kung napapansin nyo. Kasi textured paint siya guys. Medyo magaspang. Parang liha yung dating. Pag dumikit ka, nadikit. Sorry guys, pasensya. Magagasgasan ka talaga. So yun guys, ang ating naisip. Anti-rust kasi yan guys. Sa mga crash guard. Especially, eto guys. Pakita ko sa inyo. Yan, thank you, thank you. Ito guys, pakita ko sa inyo kung paano ko siya ginawa. Ni-spray. Yeah, tingnan niyo yung photos. Yeah. Ganyan siya guys. Ako na yung nag-setup nung, ako na naglagay. Kasi, madali naman lang naman siya. Pag dalawa kayo. So, kasama ko yung brother ko. Nung kinabit ko yan. At, yon. EDSA Gaming tayo guys. Ganyang kaluwag ang EDSA ngayon. Maluwag kumpara before, sobrang traffic, nakasakit sa ulo. Maganda guys yung ginawa nilang way, north to south expressway, open na, kaya magaan na yung mga nagtatrabble guys. Hindi na kaya ng dati, grabe. So, yun guys, 9 o'clock in the morning. Hindi, 9 o'clock ba? Past 9 na guys, pupunta tayo ngayon sa McDo. Bilihan natin si Mrs. ng breakfast. Bili tayo ng breakfast. Kasi tumakas lang ako guys. Char. Pero, yeah. Tulog pa si Mrs. nung lumabas ako. Kaya, eto guys. Kailangan natin ng pampadulas. Pampadulas. Okay. So, habang tinatry na rin natin siya, so, nawala na guys yung indicator ng low bat. So, ibig sabihin, ang battery natin, healthy pa. Na-discharge lang siya guys because of, ayun, inactivate ko yung kanyang alarm. So, take note guys sa mga gumagamit ng ADV dyan. Kapag matagal nyong hindi nagamit si ADV at naka-arm yung alarm niya, expect nyo na magkakaroon kayo ng indicator na lowbat yung battery. Lalo na pag 1 week yan. Tsaka, and guys, make sure na every 2 to 3 days ini-start nyo siya para hindi ma-drain yung battery. Number 1 yan guys, maintenance sa mga moto. So, hindi nyo ginagamit, start nyo lang para minute yung makina. Ganun yan guys, for maintenance. Kasi meron din akong motor before, yung unang labas ni Honda Alpha.
na may siyang sariling safety device. Hindi ko siya dinirect doon sa battery. Kasi, syempre, for safety, yun yung naisip ko, guys. Si capacitor kasi to, mainly capacitor, guys, nag-i-store yan ng malakas na voltage. So, if nagka-aberya, so, yun, guys, pupasok lang okay na. So, testing phase to, guys, para sa akin. Na-try ko na siya mag long drive sa Tagaytay. Wala namang issue. Sa mga nakakita ko sa reviews ng PowerTech, wala rin din namang issue. So, sa mga susunod, guys, na vlog, papakita ko sa inyo kung paano yung setup na ginawa ko. Okay? Another vlog ulit yun, guys, for this year. Okay. So, dan na tayo sa McDo. Drive-thru. Bilan natin si Mrs. Kasi, alam nyo na. Pagalitan tayo, guys. Breakfast meal. Okay. Yun na lang. Okay. So, and guys, pag-order na tayo. Time to pay na. Yeah. Breakfast meal namin ni Mrs. Handy talaga nung bag na ganito, guys. Tactical bag ba tawag dyan? Basta, yun na yun. Okay. Yeah. Thank you.
So, ayun pala guys, isa pa na update is yung helmet. So, ito guys, gamit ko ngayon is yung JPX helmet na made in Indonesia guys. Bakit ko to binili? Thank you. Bakit ko siya binili? Kasi ayan guys, kasha yung helmet ko dito. So, dual sports helmet na kasha dito. Hindi ko alam kung meron pang ibang brand guys, brand ng helmet na kakasha dyan ng dual sports na helmet. Pero yung etong helmet na gamit ko guys, kasyang-kasya, kaya natuwa ako. Medyo patagalan nga lang siya ng pagdating. Kasi alam nyo, Indonesia, Shopee. So ayun guys, shout out sa JNT. Medyo hindi ako natuwa dun sa box. So, eto guys, tignan nyo yung box. Yan, matutuwa kayo dyan guys. Baka naman, Shopee baka naman, JNT baka naman. Ay, ayos naman. Nagbabayad naman kami ng tama. So, okay na. Wala naman damage yung ating helmet. Masaya na ako. Okay na yan, makarating sa akin ng maayos. Maayos, take note sa maayos. Hindi siya maayos. Medyo okay na yun. Yun yung talaga. Hindi natin naiiwasan yun guys. So, abangan nyo guys yung vlog natin tungkol dito sa helmet na nakamount si SJ Cam 10X. So, ayun guys, abangan nyo yung setup ko doon. Makikita nyo guys na with ND film pa siya guys. Ano yung ND film? Didiscuss din natin yan sa susunod nating vlog. So, thank you guys sa mga views nyo, sa mga likes nyo, sa mga comments nyo. Pagpasensyahan nyo guys kung hindi ko masagot ng in time kasi busy tayo guys. Pagpasensyahan nyo na. At ayan guys, end na naman ng ating vlog for this week. Try natin guys ulit mag-post weekly kung kaya natin kasi alam niyo naman busy. So, see you again guys sa ating vlog. And hope you like and subscribe guys. God bless. And yeah. Thank you.